Leo, hi. Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for June 26 to July 2, 2023. This is a general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi, just take what resonates. Panoorin nyo rin ang inyong Sun, Moon, Rising, and Venus para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga readings. And also, if you are interested in private readings, open na ang ating calendar for July. Ayan, fully booked na tayo for June. Salamat sa mga nag-avail ng 50% discount. Ngayong July, meron din tayong promo, pero para ito sa mga repeating clients, no? So kung kayo ay nakapagpa-read na sa akin kahit isang beses lang since 2021, pag nag-avail kayo ngayong July, meron kayong 25% discount on all services. Ayan. So you can check my website, mrqueenph.com, para sa mga services na ino-offer. And also, pa-follow, like na rin ang ating Facebook page, Instagram, TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Okay. Let's see, Leo. Ano ang ganap sa inyo? June 26 to July 2. For Leo. Uy, mid-heaven, pinnacle. Ang mid-heaven, this is your, ito yung career mo eh. The highest peak. This is also related to your life's purpose, no? Yung iyong, yung mga pwede mong ma-achieve sa buhay na kung saan mas magiging successful ka. You also have Juno, partnership. This is connected with your love life, no? So, maaring isa rin yan sa main issue mo ngayong week na to. And fifth house, passion. Fifth house is about dating. So, yung iba sa inyo, baka you are going to date someone. Or, you know, getting to know someone this week. Yung lalabas-labas. And this is for fun, no? Mas ano ka ngayon? Mag-enjoy. Some of you might also be tapping into your creative skills, no? May mga, yung pagiging malikhain mo, no? Gagamitin mo. And then, fifth house is also about children. So, yung may mga anak dyan, maaring ngayong week na to, mas may oras at panahon kayo with your children to go out, have fun, play with them. Okay, so let's see your overall energy. Ace of Swords. This is an idea. Maaring meron kang mga bagong idea na gusto mong isakatuparan related sa career mo, sa trabaho mo. This can also mean a message or a communication with someone. So, pwedeng merong communication, no? If you are connecting with someone, kumbaga, meron ng palitan ng ideas, ng messages. What is your challenge? Ten of Cups. Okay, challenge can be related to family. Okay, maaring meron ka lang ng ayusin with the family or mga responsibilities with family. Yung iba sa inyo rito, baka bagong panganak, no? Or yung asawa nyo, bagong panganak. Ganyan. So, or merong member ng family na bagong panganak na nangangailangan ng inyong suporta. So, how about the opportunities? Opportunities, Two of Pentacles. Ang dami nyong kailangan gawin, ayusin. Oo. Ngayong week na to, siguro may mga errands kayo na aasikasuhin. Like, pupunta sa government agencies, tapos may ipaprocess, or marami kayong kailangang bigyan ng attention. Pwede rin tong sa inyong finances. Maraming trabaho. Maraming kailangang asikasuhin. Oo. So, very busy. This week, you're going to be very busy.
And your blessing is the Hierophant. Yung iba sa inyo, possible na kayo ay ma-promote sa trabaho. Kasi itong Hierophant is, this is an energy of a guru, no? Like a teacher, someone who is in authority, no? Sa career, sa trabaho ninyo. And yung iba naman dyan, maaring kayo ay magpaplano ng magpakasal. Yan. So, hindi naman actually ngayong week, but yung iba siguro ngayong week, ikakasal talaga, literal. But, possible, no? Kasi may Juno rito, tas may fifth house. So, if you are dating with someone, pwedeng isa sa napag-uusapan nyo na yung pagkakaroon ng seryosong commitment with someone. Okay? With your partner. What is the Ace of Swords? The Ace of Wands. This is action. This is passion. So, maaring meron kayong creative idea na gusto nyong simulan, isa katuparan, nakasama nyo yung inyong partner or someone na mahal mo sa buhay, wherein magagamit mo or magagamit nyo pareho yung creative skills ninyo. What is the Ten of Cups? Ace of Cups. Yung iba sa inyo, medyo challenging yung pagsisimula ng family. Okay? Syempre, hindi naman madali na, you know, lahat ng beginning, medyo frustrating siya, pero at the same time, it's exciting. So, kung challenging to sa inyo, you just need to enjoy the process para iwas stress. Kasi iba sa inyo, parang nagsisimula pa lang ng bagong family or merong something new pagdating sa home life, family life ninyo. Okay? Two of Pentacles, Eight of Pentacles. Very busy. You are mastering your craft. Gusto mo talagang maging super successful sa career mo. Oo, kaya ang focus mo mid-heaven, yung iyong reputation. Oo, yung legacy mo dito sa mundo. So you have the opportunity to be the best in your field. And as a blessing, maaring ikaw ay maging coach, leader, influencer ng field na kinabibilangan mo na kung saan master mo. Oh, there's the Death card. May transformation dito for you, Leo. This is like a new opportunity na nag-o-open sa inyo, sa career ninyo. Na pwede rin namang related rin to sa bagong buhay, no? Bagong chapter ng buhay ninyo. Yung iba, mag-aasawa, ganyan. Or papasok sa isang seryosong relationship. But for some of you, pwede itong bagong posisyon sa trabaho, sa career, na kung saan ikaw yung boss or ikaw yung leader, no? Pwedeng may promotion. Yung iba sa inyo, promotion sa career, sa trabaho. Anna, Grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundations, divine plan. Yes. So, yung iba sa inyo, you are really planning for your future, no? Kung ano yung mga gusto mong makita para sa sarili mo 5 years from now, 10 years from now, ngayon pa lang, nagpupunla ka na. So, kumbaga, nagtatanim ka na. Oh my God, look. Birthing a new age. Birthing new creations. Dreaming a new world into being. See? There's definitely a new beginning for you, Leo. May nag-o-open na new opportunities for you. Birthing creations, yung iba talaga, manganganak. Literal, no? Yung iba naman is, meron kang ipapanganak na bagong project, bagong simula. Hope is always there, yes. You're very optimistic. Of course, yung mga challenges, lagi naman nandyan yan. Pero ang importante is your attitude towards the challenges. Oo. Oh my God, look, Leo, transformation talaga to the max. Yes, surrender thou to transformation in your life that's happening for your highest good. So ano man tong transformation na to, this is for your own good. Embrace your transformation. The best is yet to come. Yes. Marami pang mga magagandang mangyayari sa inyong life. Ngayon ay nagsisimula pa lang yan. So, sa money, career, finances,
feast, oh, a celebration, oh. Yung iba talaga, maaring kayo ay merong achievement sa career, unexpected income or pay raise. So, yung iba may increase ng sweldo or na-promote kayo sa trabaho. Kaya merong celebration. What else? Oh, sa relationship naman, date night. Oh, this really makes sense with Juno. Kasi this is about partnership. So, yung iba sa inyo, yun nga, makikipag-date, going on a date, getting to know someone. Time together would make this relationship special. So, magbibigay ka ng oras at panahon sa isang tao na napakalapit sa puso mo. Ayan. Let's see ano pa for Leo. Eliminate distractions. Stop shining light on things you are not. How can you reclaim your power? Alam nyo, yung reclaiming your power is also part of your transformation. Yung pagbabago na yan. Maari kasing nadidistract kayo sa mga unnecessary energies na hindi naman talaga sa'yo dapat. So, mag-focus ka sa plano mo, sa gusto mong ma-achieve, sa gusto mong i-improve sa sarili mo. Para ikaw mismo ang mag-shine from within. O, diba? So, that is your reading, Leo. Kung gusto nyo ito, naka-resonate kayo. Mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Leo. See you again.